Mabuti pa ang malalaking company. Meron silang pang-hire o pambayad sa mga magagaling na lawyers at magagaling na accountants. Ikaw, meron ka bang pambayad? Kung wala, tamang-tama at nanonood ka sa akin kasi tuturuan kita papaano maiwasan yung mga malalaking assessment ng BIR. Mayroon po tayong training dyan, may workshop at sari-sari pang event. Sa araw na to, ipakikilala kita sa BIR presumption. At sasabihin ko sa iyo ang sekreto para bumaba ang iyong deficiency tax assessment. Kasi kung ikaw ay araw-araw, kung ikaw ay taon-taon na nakaka-receive ng letter of authority, ito ang tamang video para sa iyo. Ready ka na ba? Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sangkatutak ho yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. Umpisa na natin! Alam ho ninyo, ang Supreme Court ho natin ay nagbigay ng panuntunan kung papaano ho natin ma-overcome ang mga atake ng mga BIR officials. Naglaban ho ang BIR, ito po sila, respondent, dinemanda ng BIR ang Hantex Trading. So, pwede ho nyo yung i-Google at makukuha ho ninyo yung desisyon ng ating Supreme Court. Napakaganda ng desisyon ng Supreme Court natin. Ibibigay ko ho sa inyo sa araw na to, yung pong specific na pwede ho nyong gamitin sa taon-taong pag-audit at pagpapareceive sa inyo manang deficiency tax assessment ng BIR. Ito po yon. Ang sabi ho ng Supreme Court, the court ruled that the assessment must be based on actual facts. Actual facts. Kung walang actual facts yung assessment, yun yung sinasabi ng Supreme Court kasi dapat ang utak nyo yung to do or not to do. So, ano mangyayari? Kung may actual facts, tama yung assessment. Kung walang actual facts, mali yung assessment. Eh di anong kailangan mo? Actual facts. Kaya tuturuan kita paano gumawa ng actual facts kasi hindi lahat ng facts acceptable sa BIR at saka sa Supreme Court. So, tuloy natin yung pag-aaral natin. Sabi dito, the rule, ito po yung binabasa natin, the rule is that the absence of accounting records of a taxpayer, his tax liability may be determined by approximation. Yun yung delikado. Binibigyan mo, sabi ng Supreme Court, ng karapatan ang isang BIR official na gumamit ng kanyang imagination, estimation, ang sabi ng Supreme Court. Ha? Na i-assess ka base sa kanyang imagination, pigment ng imagination niya. Saan kukuha yan? Ha? Saan sa ang figure? So, magugulat ka, laki ng assessment mo. Kasi, imagination yung ginawa ng BIR. So, sabi niya, magiging tama yon sabi ng Supreme Court. Ito, ituloy natin. Ano? As a general rule, sabi rito, tax assessment by examiners are presumed correct and made in good faith. All presumptions are in favor of the correctness of the assessment. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo kakampi ang Supreme Court o ang Court of Tax Appeals. Ang kakampi nila ay BIR. Iniisip nila, pinipresume nila na ang BIR
yung kanilang assessment ay totoo. Kaya naging totoo, sabi ng Supreme Court, kasi nagtrabaho ng totoo ang mga BIR officials. Ang susunod na tanong eh, nagtrabaho ba ng totoo? Kasi kung nagtrabaho ng totoo, ito totoo nga yung assessment. So kung hindi mo ipuprove na hindi nagtrabaho ng totoo o i-disprove mo na hindi talaga nagtrabaho ng totoo, dun ka lang mananalo. I-disprove mo raw. Yun ang sinasabi ng Supreme Court dito. I-disprove mo, mamang taxpayer, na yung assessment ay mali. So, paano mo i-disprove? Sinabi na rin ng Supreme Court. It is to be presumed, however, that such assessment was based on sufficient evidence. E di pupunta ulit tayo doon sa sinasabi ng Supreme Court na yung assessment ay dapat merong actual facts. Sufficient. Eksakto. Pag sinabing sufficient, eksakto. Okay? Marunong ka bang gumawa ng eksaktong dokumento? Tanungin mo yung accountant mo. Tanungin mo yung bookkeeper mo. Kung hindi, halika, mag-aral tayo. Ituturo ko sa inyo paano gumawa ng sufficient evidence. Ngayon, ang sabi dito, yung prima facie correctness ng assessment daw, ayan, sinasabi ng Supreme, does not apply upon proof that the assessment is utterly without foundation, meaning arbitrary and capricious. Napakaganda ng sinasabi ng Supreme Court natin kasi sinasabi yung arbitrary and capricious. Ibig sabihin, ikaw taxpayer ka na nakikinig sa akin. Kailangan mong i-present na merong arbitrariness and capriciousness doon sa sistema na ginagamit ng BIR revenue officer. Ang sinasabi ko, sistema ng revenue officer, hindi sistema ng BIR as an organization. Doon papasok itong ituturo ko sa araw na to. Itong ginawa, ako ho ay kasangkot. Ibig ko sabihin, masama kasi yung sinasabing salitang kasangkot, pero ang ibig lang sabihin nun ay kasama. Hindi ho kasangkot sa masamang pag-iisip o gawain. Kasangkot ho ako sa mabuting gawain. So dito ho, sa ipepresent ko sa araw na to, ha, ginamit ko ho ito, Revenue Office Audit Visitation Logbook. Ayan, kung makikita nyo ho dyan, yung mga revenue officer dito sa Luzon, hindi ho kayo pinapipirma ng ganito. Very important ho ito. Ang tawag ho rito, log. So, meron ho akong seminar tungkol sa log in, log out. Kasi itong dokumentong to, internal document ho ng BIR yan. So, naibigay ho sa taxpayer. So, naibigay naman sa akin ng taxpayer. Ano ho ang content nito? Very important. Yung name ng taxpayer, registered address, yung TIN niya, yung LA number, at yung pangalan ng revenue officer. Mapapansin nyo ho rito, may details. Ano yung details? Date, time arrival, departure. Nino, nung RO, na-assign sa LOA. Sino yung authorized representative ng taxpayer? Ayan. Ito yung signature ng authorized representative. Dito sa banda rito, ano yung ginawa niyang trabaho? Audit undertaken. Ang tawag ho dyan. Ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong minamahal, itong dokumentong to ang magsasabi kung yung assessment ng BIR, revenue officer, itong pinag-uusapan natin, ay arbitrary o capricious. Kasi, malalaman natin dito kung nagtrabaho talaga siya. Anong oras siya nagtrabaho? Anong araw siya nagtrabaho? At ilang oras siya nagtrabaho? Yun yung sinasabi nitong dokumentong to. At pang-apat, ano yung ginawa niyang trabaho? Ito yung pinaka-importante. Kasi kung sinabi niya nag-audit ako ng VAT return, pagkatapos wala naman dito sa kanya sinasabi na nag-audit siya ng VAT return, capricious yan. Arbitrary yan. Hindi ka naman nag-audit ng VAT return. Paano ka nagkaroon ng assessment sa VAT return? Yan ho. Ha, hingin nyo ito sa mga BIR officials na nakakasalamuha ho ninyo pag may audit. Dito ho kasi sa sinasabi ko, meron ng LOA, yung taxpayer. Na-issue na, natanggap na yung LOA. Eh sir,
paano nangyayari ang mga bagay na yan? E di tingnan natin, sir, yung BIR game plan. So, ang BIR game plan, andi dito ho yan. Pagkatapos ho ninyong makatanggap ng LOA. Visitation log ang tawag ho dyan. Dito nangyayari yon. So, kung yung BIR official ay ayaw magbigay ng visitation log, ikaw gumawa. Sarili mo. Gawin mo yun. Kung gusto nyong matutunan paano gumawa, gagawa ho ako ng group. Okay? Of course, may konti hong bayad yan. Para ho i-train kayo, ngayon pa lang, anong gagawin nyo pag dumating ho yung letter of authority? Pero, pwede ho kayong hindi makatanggap ng letter of authority ngayong hong June or July or August. Kasi yan ho yung season kung kailan ho sila nagre-release ng letter of authority. Pag nag-file ho yung taxpayer ng return ng April, sigurado yung mga naglalagay, nagbabribe, o yung mga mahihina, weak taxpayer, matakakatanggap ho ng letter of authority. June, July, August ho ang peak season ng pagre-release ng LOA. Ngayon, mayroon hong paraan para hindi ho kayo maka-receive ng letter of authority. Ito ho yung number one. Dito pa lang, i-attack nyo na, wala pa yung letter of authority, dito pa lang i-attack nyo na yung letter of authority. Sir, paano i-attack? May dalawang bagay. One and two. So, pag-usapan natin yung first. Number one, magpapareceive ka ng ganitong letter. Request against unlawfully issued letter of authority. Para walang arbitrary. Yan. Para walang arbitrary. Ibig sabihin ho, yung matatanggap yung LA ay totoo. Hindi ho based sa pigment of imagination. Yun ho yung sinasabi rito. So, pag nagpa-receive ho kayo ng ganitong letter at hindi ho binanggit ng BIR doon sa kanyang letter of authority, ano yung basis? Ano yung reason? Ano yung justification? Kung bakit ka naka-receive ng letter of authority, may establish natin na siya ay nandaya. So, siyempre, kung galing sa daya yung letter of authority, mabuboid yung inyong letter of authority at wala kayong magiging letter of authority. Ganyang kabisa yung letter na to. Yung pangalawang aspeto ho, gumawa ho ako nito, request against arbitrary deficiency and naked assessment, pang value added tax. Meron din ho akong ginawa, request against arbitrary deficiency and the naked assessment, pang income tax at withholding tax. Ang purpose ko ho niyan, ipareceive na ngayon, ngayong March, o April, or May, nasa sa inyo kung kailan nyo ipare-receive. Sabay-sabay itong tatlong letters na to, o kahit isang letter lang, okay na yon. Ipareceive mo sa BIR, sa Commissioner's Office, at saka sa Regional Director and Revenue District Officer, ipareceive mo. Why? To prevent them na mag-issue ng assessment na walang sufficient evidence. Eh sir, hindi ko alam paano nga gumawa sufficient evidence. Tuturuan nga kita eh. So sumali ka sa grupo ko, pero ayoko ma-audit ka. Ayoko magkaroon ka ng 2022 letter of authority. Ayoko. Ang gusto ko, magkaroon ka ng peace of mind kasi ang letter of authority, ang binibigay niya sa mga taxpayer, eh, naguguluhan yung kanilang kaisipan, nawawala sila sa kanilang pag-iisip para magnegosyo ng magnegosyo. Nahahati. O minsan, 100% na sa letter of authority na. So, ang payo ko sa inyo, unahan nyo na ang BIR para mag-double thinking sila kung bibigyan kayo ng letter of authority o hindi, because na-establish nyo na yung actual facts. Sabi ko nga, i-deny natin ang BIR na ma-enjoy niya yung presumption. Kasi sabi ng Supreme Court, the BIR enjoys presumption. Ano yung presumption? Na siya ay nagtrabaho ng tama. So, anong paraan para matanggal natin yung kaisipan na nagtrabaho nga siya ng tama? Eh, di bigay natin yung trabaho niya. O, bago ka mag-issue ng LOA, ito yung gagawin mo.
Yun yung request for unlawfully issued LOA. Pangalawa, bago ka mag-issue ng assessment, ito yung gagawin mo. Yun yung request against, hindi for, against arbitrary deficiency naked assessment. So, dalawa ho yun, pang income tax at saka withholding tax, at yung pangalawa is pang value added tax. Kasi kung LOA pang value added tax ho yung ina-expect ninyo, eh yung request against arbitrary deficiency naked assessment, VAT ang kailangan ho ninyo. So, kinakausap ko ngayon yung mga accountants. Kinakausap ko yung mga bookkeepers. Kung kailangan nyo ho ng hanap buhay, dito ho sa tatlong pinag-uusapan natin, kausapin nyo ho ako, kontakin nyo ho ako, andiyan ho yung aking contact details. Pag-usapan natin kung paano ko kayo matutulungan sa negosyong ito at willing ho ako na bigyan kayo ng hanap buhay base sa pinag-uusapan ho natin sa araw na to. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. Masayang panahon po sana ang sumaiin nyo araw-araw. See you later. Option number one is deny the RDO to suggest. Kaninyo niya isasuggest sa regional director na ma-issue ka ng letter of authority. Anong letter of authority? Yan po ang isang example ng isang letter of authority. At yan po ay laging ini-issue tuwing June, July, or August sa mga nag-file ng tax return ng April 15. Yan ho yung cut-off eh. So, expect mo, kung nakaka-receive ka na ng letter of authority, yearly, makaka-receive ka ng letter of authority either sa June, July, or August. So, ngayon, meron kang options. Ha? Dalawa nga eh. Option 1, option 2. O kung gusto naman, option A, option B. Kaya, pwede mong gawin ngayon na bago dumating yung sinasabi kong June, July, or August. Dito natin gagawin ngayon yung option A or B or option 1 or 2. Ayan. So, dito yon bago ka magkaroon ng LA. Kasi kung mape-prevent natin nga ito, mape-prevent natin lahat yan. So, pag-usapan natin. Deny the RDO to suggest. Ano isasuggest ng RDO? Napakasimple. Ang sisasuggest niya, issue ka ng letter of authority pursuant to section 6A and section 10C. Yan po yung mali. Mali po yan. So, wala akong paano may establish kung sino ang i-issuean at sino ang hindi. So, meron pong paraan ang BIR kung sino yung i-audit at sino yung hindi. Andi dito po, mga ka-taxpayer kong minamahal, na-discuss ko na ho yan sa aking dating video. Ito po yung video. Puntahan nyo na lang sa Tax Specialista YouTube at panoorin ho ninyo. I-present ko ho dyan sa video yan yung pong mga situation, mga rules na ginagamit ng BIR sa pamimili ng mga taxpayers na kanilang i-issue ng letter of authority. So, using that rule, pwede nating matanggal yung sarili natin. Preemptive strike nga eh. Bago ka hatawin ng buntot page, eh, makaiwas na tayo o makagawa tayo ng pang-cover o defense sa ating sarili. Ano yung defense na pwede natin gamitin? Sir, bago tayo makatanggap ng letter of authority, napakasimple lang, sir. Ha? Nakagawa ho tayo ng request against unlawful issued LOA. Ito po ang pinakikita ko sa inyo is unlawful ho ito. Dahil ho dito, at na-discuss ko ho yun ngayon, so para ma-prevent ho natin yan, kailangan kumilos ho tayo ng mas maaga. Kasi pag na-issue ka na ng letter of authority na may section 6 at may section 10, patitigasan ng BIR yan. Napakapala ng muka. Sasabihin nila, tama ginawa nila. Wala namang magsasabi sa kanilang mali. Ang ginawa nila, laging tama eh. So, let us use the law against them. Ano yung batas na gagamit natin?
Kasi napakalakas nila sa presumption in the regular presumption in the regularity in the performance of regular duty. E di present mo na kagad yung regular duty para wala nang presumption. Okay? Yun yung technique number one. So option number two, sir, anong option number two mo? Option number two is deny revenue officer group supervisor to presume. To presume ano? Deficiency tax. Kasi dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, ginagamit nila ito to examine para ikaw ay i-audit ng mali. Kasi wala namang nag-audit sa mga BIR official na mali yung kanilang audit eh. Wala eh. So, ikaw na yun. Kasi ikaw yung tatamaan at the end of the rope. Diba? Di-protectionan mo yung sarili mo. Di ngayon pa lang para walang presumption sa pag-i-issue ng deficiency tax assessment, edi mag-submit ka na ng tinatawag kong request against arbitrary naked deficiency / assessment. Nakalagay ho dyan sa ating ipinopromote na mga letter na yan. Dalawang letter yan. Letter 1, option 1 at option 2. Sinasabi natin na, ikaw RDO, dapat merong selection criteria bago mo ako i-audit. Ganun yung sinasabi natin. Number 2 naman, sige, kung gusto mo akong i-audit, ikaw revenue officer, group supervisor, bago ka mag-audit, ito yung mga rules na susundin mo para maka-arrive ka sa tamang assessment. Okay lang makatanggap ng tamang assessment. Napakasakit sa kalooban ng isang taxpayer na makatanggap ka ng assessment, number 1, na hindi mo naiintindihan. Number 2, napakalaki. Okay, at number 3, hindi mo alam kung paano mo lalabanan. So, tatlong bagay ang nasakit-sasakit sa ulo mo. Pero dito, yan tatlong bagay na nagpapasakit sa ulo mo, mawawala. Bakit? Ilalagay ko na. Nasa loob na ng request against arbitrary naked deficiency assessment, paano ang tamang pag-e-examine ng isa't isang BIR form. Ibig sabihin, BIR form 1601C, paano ito ine-examine? BIR form 1701, BIR form 1702, paano ito ine-examine? Isusulat na natin yung regular duty nila, paano ine-examine ang bawat isang return. So, kung nasa sa atin ngayon yung power para matanggal yung presumption na ginagamit nila para gumawa ng mali, makaka-receive tayo ng tamang serbisyo sa BIR at kahit sa anumang government offices. So, bumili na po kayo ng dalawang request na yan at dadagdagan ko ng dalawa pang request. Kung sakali mo makaka-receive kayo ng letter of authority, dadagdagan ko yan para ma-lessen ang deficiency tax mo. Number 2, para hindi ka makasuhan sa DOJ o sa court at ma-issuean ka ng warrant of arrest ng BIR. Okay? Dalawa. Pero itong offer ko, hanggang March 31, 2022 lang.